welcome to War and Ridge YouTube channel. So for today's video is first time ko magluto ng flour bread. So first time, so ni-try ko lang. Ayan po yung aking flour bread. Medyo okay naman at napawaw yung aking mga employer. So eto po yung ating mga kakailangan ng ingredients para sa ating flour bread. Kung wala po kayong milk, pwedeng water. So, yung ating yeast mixture is basta laging warm yung gagamitin yung milk or water. 2 teaspoon of yeast and 2 tablespoon of sugar para sa ating yeast mixture. And then, meron tayong 3 cups of all-purpose flour. All-purpose po yung like yung ginagamit sa baby. 2 eggs, room temperature eggs, 1/4 cup of melted butter or vegetable oil, sugar, and cocoa powder, sweetened cocoa powder, baking powder, chocolate spread, or cinnamon. Yung butter is, huwag nyo nalang lagyan ng butter kasi para sa akin mas maganda yung butter. Pero since first time, hindi ko alam na una mo nagawin natin yung ating yeast. Kung instant yeast, hindi nyo na kailangan pang hintay maging foamy. Pwede nyo na i-mix lahat ng ingredients. So, ayan, foamy na po yung ating yeast mixture. Paghaluin natin yung ating halit na asukal at asin, dry ingredients, sabihin natin. After natin yung halit, ilagay na natin yung ating eggs, butter, at harina kasi malambot yung nagawa ko. Do, medyo naparami siguro yung water ko or yung... So, ganyan lang. Kung feel nyo is malambot sobra at madikit sa kamay, so maglagay lang tayo na maglagay ng harina. Ninid ko ng up to 10 minutes. Medyo naparami yata yung tubig ko. Yung milk. Wala po kayong cups, measuring cups sa bahay, pwedeng gamitin nyo is yung bowl na kinakainan ng mga employer nyo dito sa Hong Kong. Since hindi naman lahat meron measuring cup. Pero kung ano yung ginamit nyo pang measure sa harina, yun din ang gagamitin nyo sa milk. Kung bowl, ako ng flour kasi madikit pa rin at masyado malambot, mahirap i-shape kapag sobrang lambot na dito at talagang mahirapan talaga mag-shape. After na itong madikit, medyo stretchy, madikit pa rin, so kaya thank you.
isang oras sa warm place. Butter kasi feeling ko lang to ha. Pag naglagay kayo ng butter, hindi masyadong magdidikit yung dough dahil mamantika nga. Medyo madulas, hindi magdidikit. So, wag na lang kayo maglagay ng butter. At yung gilid, kumari, wag nyo na din lagyan ng kokwa. Para pag pinagdikit nyo yung gilid nila, walang kokwa, madaling mag stick together. So, ayan. Nahirapan talaga ako magbilog. Ulitin niyo lamang po yung ginawa natin kanina. Ganun lang din ulit. Bilugin. Tapos ipapatong natin dun sa nauna at lalagyan ulit ng cocoa powder. Or chocolate spread. Pala mo na chocolate or kung anong trip nyo. Or cinnamon. Pwede. Kung may butter kasi, medyo magmamantika at madulas. First time ko kaya, hindi ko pa alam. So, try ko lang. I think, okay na. Thank you.
opposite sides. Kita nyo naman, yung isa pa kanan, yung isa pa kaliwa. Sundan nyo lamang po yung video. Dayan, okay na. I-set aside natin ang... Dahil nga may butter, kaya medyo hindi sila magdikit-dikit. Set aside natin muna ng 30 minutes sa yamin nating maka-rest at mag-double in size. Ayan na, after 30 minutes, lumaki na yung ating tinapay. Halos hindi na kasya sa aming oven. At hindi na rin kasya sa baking tray. So, painitin natin yung oven. 180 degrees Celsius lang. At i-bake natin ng 18 to 20 minutes. At i-check nyo muna, baka mamaya sunog na. Depende pa rin yan sa laki ng inyong ginawa. So, ayan. Since first timer, hindi pa masyadong perfect. Pero, okay na rin naman. So, ito po yung kaninang mga tira-tira na inalis ko sa gilid. Binilog ko at nilagyan ko ng cheese sa loob. At sobrang lambot pa rin. Ayan po yung ating flour bread. Hindi na masama para sa first timer. Salamat sa panonood. Like, subscribe, para sa mga